What's up? Yo, what's up guys? Welcome back to my vlog. So ayan, may share tayo mga kabukli natin, MX Alpha. Yan, i-convert natin ng disc brake yung harap. Saka ikakabitan natin yung mags na rin. Yan guys, ito yung i-convert natin na mags, disc brake yung harap. Ito yung gagamitin natin na mags, yung Okimura brand. So ayan mga kabukli, ito yung gagamitin natin na pansab, tsaka brake panel. Ito yung caliper seat. Ito yung mags natin, yung Okimura. Yan, ito yung kakabit natin na gulong, yung mid-cylinder na rin. Yan mga kabuknoy, ito na rin yung ikakabit natin ng mga gulong. Yan, dito natin ikakabit yan yung mags na yan. Di-disc brake natin yung harap. Yung sishare ko sa inyo kung paano mag-disc brake yung MX Alpha 125 na disc brake yung harap. Gamit ang mags na Okimura. So ayan guys, bago umpisa natin yung TMX Alpha, shoutout muna natin si Janjan Draper from Iloilo, Fernando Barcelon, Danny Boy Jump Shop, shoutout sa inyo boss. Sa kay Jason Suwan, shoutout boss. Sa kay Murphy Boy ng Quezon City Post Office Central Office, shoutout sir. Shoutout sa inyo dyan sa may Post Office Central Office. Yun mga kabuknay, saka natin naumpisa mga kabuknoy yung gagawin natin na conversion disc brake sa TMX Alpha 125. Guys, i-share ko sa inyo kung paano mag convert ng TMX Alpha sa mags disc brake yung harap. Kaya mga kabuknoy, tara! So mga kabuknoy, unahin muna natin kabit yung gulong dito sa mags. So yan, kabitan muna natin ang gulong, saka tatanggalin na rin natin yung gulong sa harap saka yung sa likod nya. Yan, bali si Bumbay yung ano, Bumbay na magkakalas ito. Yan ang magkakalas sa ano, sa gulong sa likod. Ayan kapag may nakabit na natin yung panikod na mags. Ayan, bali ang binago natin dito, brake panel, nagbalit na rin tayo ng pang-SRM at saka yung flange hub, yung kinakabitan ng sprocket, bali nagbalit na rin tayo. Yung bago na yung flange hub nya at saka yung sprocket. Ang ginamit natin dito na sprocket yung pang-SRM na, kasi yung mags nya pang-SRM ang kinuha natin. Ayan, nakabit na natin ang gulong. Ito na yung brake panel na ano, yung kinabit natin at saka yung brake arm. Yun, nagpalit na rin natin yung mga buknoy. Bali, kinabit na natin. Bali sa harap mga kabuknoy, nakabit ko na rin yung mag sa harap. So yan, bali bracket na lang ng caliper ang gagawin natin. Bali, meron na tayo ginawa mga kabuknoy na bracket. Ito, ito yung gagawin natin bracket para dun sa caliper nya. Yan mga kabuknoy, bari dito natin lalagay yan yung bracket. Yan, bago na rin yung gulong nya, mid-cylinder ang ginamit natin na gulong. Yan, gagawa muna tayo ng ano, mana bracket mga kabuknoy, bubutasan muna natin to ng dalawa. Kaya mga kabuknoy, gagawa muna tayo ng bracket para dito sa ating caliper. Medyo mayroon natin binutasan, ay meron tayo binutol. Google! Barilin kita sa mukha eh! Para
natin mamount yung mga kabuknoy, yung bracket na ginawa natin. So, tanggalin mo natin ang tapaludo. Meron daw sa kami. So yung mga kabuknoy, ito na yung natin, yung bubutasan natin na bracket para dito sa ating caliper. Ayan, butasan muna natin ito. So yung mga kabuknoy, ito yung kinabit natin na bracket sa may ating caliper. So yan, ito yung gagamitin natin na bracket sa ating caliper. So yan, bali winilding ko siya dito sa may busing. Bali itong busing na ito, mga kabuknoy, dalawa siya, mayroon sa loob. Para pag pinasok mo yung gulong, hindi mahirapan. So yan, bali ito na yung caliper na para sa bracket. Kaya ito na yung caliper natin. Ayun mga kabuknoy, gagawa tayo rito para doon sa may tornilyuan niya, sa may caliper. Ayan, gawa tayo yung tornilyuan dito. Ayan, baliwibildingan natin to. Ayan, gagawa muna tayo ng bracket mga kabuknoy. Ayun mga kabuknoy, ito na yung ginawa natin bracket. Ayan, saka natin kakabit mga kabuknoy yung bracket na ginawa natin. Ayan. Bukas na natin yung bracket na ginawa natin. So yung mga kabuknoy, saka natin tatanggalin, saka naayusin natin yung pagka-grind ng bracket caliper natin mga kabuknoy.
Sa mga kapakunay, ito na ang ginawa natin na bracket sa ating caliper. Yan, saka natin pupulbib yung pagka-welding natin. Saka natin gagrind na maayos. Sa mga kapakunay, ito na yung ginawa natin na bracket sa ating caliper. So yan, bali na pinturahan na natin, nag-grind na rin natin. Saka natin gagamit mga kapakunay. So yun mga kapakunay, ito na yung bracket natin. Saka natin kakabit yung gulong na disc brake. So yun mga kapakunay, saka natin kakabit yung mags na. Para matry natin kung cobra ba yung brake natin. Caliper. Tatry natin mga kabuknoy kung kumpra ba. Tayo mga kabuknoy, saka natin lalagyan ng lock washer. Swabe na ikot niya mga kabuknoy. Yan. Tatry na natin yung ginawa natin yung disc brake sa harap ng TMX 125. Yan, kabitan mo natin mga kabuknoy ng speedometer. Palitan natin yung speedometer. Ha? Hindi mabay. Pag-sarim ko rin. Tanggalin mo na. Pag-ano ba? 1.25. Sa mga kabuknoy, speedometer lang yung kakabit natin para matitignan natin kung gumagana yung ano, kung gumagana yung speedometer ba natin na kinabit. Kabit muna natin mga kabuknoy. Kumakain na, Jake. Ay, kabit natin muna ako, kabuknoy. Try natin kung gagana yung speedometer natin. Yan, Jake. Patakbo yung mga, Jake. Mga kabuknoy, yan, internay na ng kabuknoy natin.